mga kwento ni Felmo. Magandang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po akong Muning. Mahilig po kasi ako sa pusa. May negosyo akong hardware dito sa lungsod. Yung tatay ko po yung nagpasimula nito, pero ako na ang nagmana noong pumanaw siya ng 2018. Gusto ko lamang ibahagi ang kahindik-hindik na karanasan ng aking ama at ng mga kaanak niya sa mismong tiyuhin niya. Tawagin na lamang po natin si tatay sa pangalang Aldo. Ayon sa kanya, wala pa siya sa 15 anyos nang mangyari ito. Lumaki si tatay na ang nakakasalamuha ay ang mga kamag-anak lamang ng tatay niya sa paanan ng bundok. Ang pangunahing pinagkakakitaan ay produkto ng niyog. Mula nang namulat si tatay, kahit sinong kamag-anakan ni Lola ay wala silang nakilala. Although, ikinikwento naman ng nanay nila yung buhay nila dati, kung saan sila nakatira, at marami naman daw silang magkakapatid pero watak-watak na, at sa hirap ng transportasyon noon ay swertihan na lamang kung magkita-kita ang mga ito. Hanggang sa isang araw, itong sina tatay ay naimbitahan ng pagsasalo sa mga kaanak nila Lola. Minsanan lamang yun at talagang sinadya sila ng pinsan ni Lola dun sa tirahan nila para lamang maimbitahan. Nag-arkila sila noon ng masasakyan para makarating sa pinakakalsada at dinaanan na lamang sila ng isa pang kaanak ni Lola noon. Bali ang pumunta, si tatay, ang dalawa niyang nakababatang kapatid na sina Tita Myla at Tita Ason, sina Lolo Ador at Lola, at ang lolo ko sa tuhod sa father side na tawagin na lamang din natin sa pangalang Lolo Mio. Ang lola ko sa tuhod noon ay nagpaiwan dahil sa mga obligasyon na hindi pwedeng mapabayaan ng isang araw. Tutal, uuwi naman sila ng madaling araw sa susunod noon. Alas tres ng hapon nang makarating sila tatay doon. May dala din po sila mga manok para sa ambag nila. Kaya gabi ang kainan gawa ng gusto kasi ng lola ni tatay sa mother side, eh lahat ng mga malapit na kamag-anak ay nandun. Yung tipong yung mga nagsasaka na hapon o takip silim na kung uuwi, ay makaabot lamang sa dasal bago kumain. Tuwang-tuwa umano sina lola noon, lalo na nung yung mga kapatid niya ay isa-isa nang nagdatingan. Sina Lolo Ador at Lolo Mio ay tumulong na sa pagkatay ng mga kakatayin. Naayon naman kina Lolo, katuwang nila sa pagkatay ang nakakatandang kapatid na lalaki ni Lola, tapos yung dalawa pang nakababatang kapatid at mga pinsan. Isa sa nakababatang kapatid ni Lola ay tawagin na lamang natin sa pangalang Yael. Sa mga magtataka kung bakit siya lang ang pinangalanan ko, malalaman niyo mamaya. Malinaw ko lang sir na hindi lahat ng nandun ayon kay tatay ay malapit ang tirahan. Bagamat kapatid at kaanak ni Lola ay sa malayo din nang gagaling ang iba. Sila tatay at ang mga kapatid niya, hinayaan na lamang na maglaro basta wag na lamang lumayo noon. Medyo out of place din sila tatay noon sa mga pinsan dahil bukod sa mahiyain sila, eh sila yung pinakabata. Yung iba mga binata at nagdadalaga na, nasa kolehiyo na. Pasikot-sikot ang komunidad ng lola ni tatay sa mother side. Bagamat napapalibutan ng iisang bakod lamang, higit sa lima ang mga kubo doon. Isama mo pa yung mga kulungan ng mga hayop, kamalig, imbakan ng kung ano-ano, poso at balon. At sa labas naman ng bakod ay halo-halong kabahayan at bakanting lupa. Habang papalubog ang araw at patuloy ang pagkatay ng mga hayop, nagsimula na ring tumungga ang mga umiinom ng lambanog. Ang nagbibigay liwanag sa buong compound o komunidad ay mga nagsisitaasan umano mga apoy sa lutuan. Pati na rin ang parang bonfire sa gitna ng mga mesang kakainan sa bakanting parte ng lote. Sa mga taga hindi probinsya dyan, ganun daw talaga dati ang handaan kapag wala kayong kuryente sa lugar. Gawa ng maliwanag ang gabi, laro ng habulan at taguan ang ginawa nila tatay. Lumalabas sila ng bakod tapos tatakbo dun sa kalsada na ilang metro ang layo palabas sa main road.
kung hindi pa sila sinundo ng kanilang nanay at pinagalitan dahil sa maraming mga nagsisitaasang puno sa kalsada na yon at baka manuno o mapaglaruan sila. Hindi umano sila pumasok. Bukod pa dito ay pinagalitan din sila. Huwag daw silang kung saan-saan lang dahil maraming mga kulto o mga grupo nga daw na kung tawagin sa kanila ay bakwit at nangingidnap ng mga kabataan noon. Pumasok sila sa compound pero nagkukulitan pa rin. Naglalaro ng apoy. As in sobrang istorbo daw nila noon sa mga abala sa pagluluto at pagkakatay. Kaya naman, isa-isa silang piningot ng lolo nila sa father's side. Dinala sa isa sa mga kamalig. Doon daw sila maglaro at huwag nang mangulit pa doon sa labas dahil baka kung ano ang mabangga nila. Ang kamalig na ito ang pinakamalapit doon sa may ginawang temporaryong kusina sa labas para sa mga hinahandang lutuin. As in kapantay umano ito ng mismong kamalig kung nasaan sila. At sa likuran naman ng gawa-gawang kusina ay yung parang hukay kung saan itatapon ng mga kalat. Gaya ng balahibo ng kinatay, mga ginamit na panali, mga pinagsapinan na dahon ng saging at kung ano-ano pa. At mula sa loob ng kamalig na yon, kapag pasilip-silip ka sa labas ay makikita mo ang pinakakabuuan ng compound. Iniwanan naman daw sila doon ng gasera o ilawan. Pero dahil sa medyo mainit ang kamalig, pinatay na lamang nila ito. Dagdag init kasi yon. Hinatak nila ang mga nakasampay na plastik ng abono at sako sa pader para mas pumasok ang hangin at ilaw sa loob. Dala na rin siguro ng pagod, humiga si tatay noon. Tulala lamang siya noon na nakatingin sa may taas. Ang dalawa niyang kapatid eh kung ano pa rin ang kinakalikot at usapan noon. Maya-maya pa, nakarinig si tatay ng medyo ingay sa may pinakalikod ng kamalig, kung saan yung butas na binabatuhan ng mga basura. Sa pag-aakala niya na may iniimbak lang doon na basura ng kung sinong bisita ay hinayaan niya na lang ito. Pabalik-balik ang yabag. Walang ano-ano, tumabi ang isa sa kapatid ni tatay, si Tita Mayla. Alam mo yung galawan ng mga bata kapag may sasabihin. Dumikit ito kay tatay tapos niyuko niya ang ulo at dinikit sa tenga ni tatay ang kanyang bibig. Tapos may binulong. Sabi niya, "Manong, yung mama sa labas, sumisipsip ng leeg ng manok." Ang unang pagkakaintindi ni tatay sa sinasabi ng nakababata niyang kapatid noon ay may luto ng pagkain. Kumaga, kumuha ng leeg ng manok tapos sinisipsip doon. Mga ganon. Nakaramdam ng gutom si tatay noon. Bumangon at sinilip sa pader yung tinuturo ng kapatid niya. Pagkasilip ni tatay, napaatras pa daw siya tapos napatingin kay Tita Mayla. At si Tita Mayla na nanlalaki na ang mga mata noon, hinatak ang pinakabunso nilang kapatid para huwag magingay, yung tita aso namin. Napaisip umano si tatay sa nakita niya. Sumilip pa ulit siya sa pangalawang pagkakataon. Yung isang kapatid ni Lola na lalaki, yung Yael, hinding-hindi nagkamali si tatay sa nakita niya. Meron itong hawak na buong manok. Pumapadyak-padyak pa yung manok na ito. Pinipilit ipagaspas ang pakpak. Pero halata mong nangingisay-ngisay na. Habang ang leeg nito, yung parte kung saan ginigilit para maisahod ang dugo sa may palanggana, sinisip-sip ng kapatid ni Lola. Para lang daw ngumangat-ngat ng mais yon. At ayon pa kay tatay, sa konting liwanag ng bandang likuran, hindi siya sigurado kung ang tumutulo ba sa lupa noon mula sa bibig ng lalaki at ng leeg ng manok ay laway o dugo. Habang ang mga mata ng lalaki ay abala sa pumamatsyag o pasilip-silip sa gilid kung sakaling may taong pupunta sa likod. Hanggang sa iyon na, tumigil sa paggalaw ang manok. Nilayo ng lalaki ang bibig sa leeg ng manok na ito. Pagkatapos ay pinunasan niya ang bunganga ng damit na hinubad na nakasabit lamang sa balikat niya. Matapos noon, sinundan ni tatay ng tingin ang galaw nito. Pasimple nitong binitbit ang manok tapos sinawsaw sa isa sa mga kumukulong tubig
doon sa may apuyan at sinimulan na itong tanggalin ng balahibo sa nakalatag na sako kung saan nga iniipon muna yung mga balahibong yon. Hindi makapaniwala si tatay noon. Sa takot, sinabihan niya si Tita Myla na huwag munang lalabas hanggat hindi tinatawag ng tatay, nanay o lolo nila. Mga ilang minuto pa, nagsimula ng maluto isa-isa ang mga putahe. Dito na hinanap ni Lola sila tatay at nang ituro ni Lolo Mio ang kinaroroonan nilang kamalig. Pumasok si Lola doon para sabihan sila tatay na lumabas na at kakain. Ang akala noon nila tatay ayos na. Pero Sir Seth, pagkalabas na pagkalabas nila ng pintuan, yung kapatid ni Lola, si Yael, nakatitig sa kanila. Tapos yung mukha pa nito, yung titingin tapos babawi ng titig, na para bang nagulat na may tao pala dun sa kamalig na yon. Nung mapadaan sila tatay dun sa helera kung saan nakaupo itong kapatid ni Lola, nagtanong pa ito na kanina pa sila doon. Tumango si Lola at lalong nandilat ang mga mata nitong tito nila sa kanila noon. Ngumiti ito at pinapiwan pa ng pahabol na salita na kumain na kayo doon. Grabe umano yung siksik nila tatay at Tita Myla noon kay Lola, samantalang ang pinakabunso na si Tita Ason walang kaalam-alam, nakasunod lamang sa kanila. Lingid sa kaalaman nila tatay, meron na din palang napapansin sina Lolo Mio at Lolo Ador dito sa handaan na ito. Kasi nga diba, iilan lamang silang hindi kamag-anak doon. At sa haba ng taon ay dun lang din sila nagkita-kita ulit. Unang-una, napansin ni Lolo Ador na walang kaaso-aso sa komunidad. At nang nagkaroon ng pagkakataon na magtanong, ang sabi ay nilipat daw muna sa kabilang bahay ng isang kamag-anak dahil para iwas ingay. Yung mga aso noon sa probinsya napakaamo, lalo na kapag maraming tao, di ba? Pangalawa, yung mga laman loob sa apat na baboy na kinatay, dalawang atay at isang puso ang nawawala noon. Yung isa pa sa mga atay na nandun, may kagat. Literal na may kagat kahit na hilaw pa. Napansin yon kaagad nila Lolo dahil isa sila sa nagpaligo ng mainit na tubig sa mga karne at naglinis. Alam ito ng kamag-anakan nila Lola, pero parang wala lang sa kanila. Imposibleng hayop ang dumakma noon. Uulitin ko, ayon sa kanila, nasa ibang lugar nilagi ang mga aso doon. Pangatlo, pansin din nila Lolo noon na biglang kinulang yung palanggana na pinagtutuluan ng sariwang dugo. Sanay na sina Lolo sa pagkatay kaya tantyado nila ang dami ng mga palanggana. Depende sa kung ilang manok o baboy ang kinatay. At ang isa pa, yun nga, katulad ng nasaksiyan nila tatay, nadagdagan ang bilang ng mga nakatay na nilang mga manok kesa sa dami ng naalala nilang ginigilitan. Uulitin ko, lahat ng mga nandoon nakapansin. Pero bukod kila Lolo na hindi ka anak, lahat ng mga yon para bang mga walang pakialam. Hindi pa yun natatapos doon. Habang sila tatay at ang mga kapatid niya ay kumakain ng mga luto na gaya ng adobo, tinola, tapos ay nagkakasiyahan sa isang mesa. Doon naman sa may bandang lutuan, nagkakagulo na. Ang nangyari kasi, itong hipag ni Lola na syempre hindi din nila kamag-anak, gawa ng asawa ng panganay nilang kuya. Siya yung nagbabantay ng niluluto noon, ng dinuguan. Gawa nga nang hindi niya ito maiwan. Alam niyo naman, di ba? Para hindi mamuo ang dugo ay kailangan hangu-hanguin ito o halu-haluin. Kakalatag pa lamang niya ng dugo sa kawali, as in segundo lang ito. Lumingat siya para iitsa ang palanggana sa may balde ng hugasan. Pero sa kabilang kamay niya ay hawak niya pa rin yung sandok na patuloy na humahalo dun sa dinuguan. Napasigaw siya ng bahagya nang makita nga itong tito ni tatay, si Yael, na dali-daling sumandok dun sa kawali na yon. Yung gamit pa na pansandok ay yung mismong bowl at pagkakuway, hinigop ito na para bang hindi man lamang naiinitan.
Napatili itong hipag ni Lola dahil mamula-mula pa ang dugo noon. Pero ayun nga, imbis na magpanik, kinampihan pa ng kuya ni Lola itong lalaking kapatid. Sinabi na lamang sa asawa nito na lasing lamang daw at wala sa wisyo. Diring-diri talaga yun pati sila Lolo. Napakalangsa pa naman ng dugo, diba? Para daw baliw-baliw na dinidila-dilaan pa yung mangkok noon. Dito na kinausap ni Lolo Ador si Lola. Kung ayos lang ba yung kapatid niya gawa nga ng nung umaga naman, napaka-normal nilang lahat. Tapos hindi naman din gaano kalakas ang inuman nila habang nagkakatay at nagluluto noon. Kumbaga, nagpapainit lang ng lalamunan habang nagtatrabaho. Ang sagot naman ni Lola sa kanya, huwag na lamang daw pansinin, baka tinutopak lang. Pailing-iling na lamang si Lolo Ador noon pero dahil sa kung anuman na parang wala sa wisyo ang kapatid ni Lola, minabuti na lamang ni Lolo na huwag ilayo ang mga mata nila kila tatay dahil nga sila ang pinakabata doon sa may handaan. Mukha namang normal ang iba. Meron pa nga umanong nagkukuskus ng sili at sausawan sa ulam niya. Dito na rin napansin nila Lolo na hindi kasali sa pagkain itong kapatid. Though hindi naman lahat na sa iisang hapag pero para talaga siyang may sariling mundo. Matapos ang unang batch ng pagkain ay nagsimula ng mag-inuman ng iba. Miyaya ni Lolo Ador sila tatay sa bandang likuran ng inuman. Huwag daw lalayo at dun lang maglaro. Bali may sarili silang pwesto at sigaan para hindi sila umalis-alis doon. Sinusundutan na lamang sila ni Lolo Ador ng pulutan para may ngangat-ngatin sila. Sa kalagitnaan ng masayang usapan ng mga umiinom doon, habang sila tatay ay ganun ang pangangalikot ng karne na kinakain nila, may bigla na lamang kumalabit kay Tita Mayla. At ang kalabit na ito ay galing sa labas ng bakod ng compound na yon. Kamay lang umano yon. Hindi nila maaninag yung kabuuan. Kumbaga parang nilusot lamang yung kamay na yun sa may bakod. Hindi magugulatin sila tita kaya naman imbis na sumigaw, ay napatingin lamang siya sa kumalabit. Binawi ng nangalabit ang kamay niya. Palabas sa bakod sabay may naaninag silang anino doon na bigla na lamang tumayo. Naramdaman nilang naglakad ito papalayo noon. Hinabol pa ng tingin niya ni tatay pero mabilis yung lakad. Konting rinig mo lang sa mga dahon. Umusog na lamang sila sa pinakalikod pa ni Lolo. Nagsusumiksik sila doon. Tapos, ilang minuto pa lang ang nakalipas, bigla na lamang namutla ang bunsong kapatid nila tatay, si Tita Ason. Sumanda lamang ito kay Tita Mayla, tapos nagrireklamo na masakit ang tiyan. Nang hawakan ito ni Tita, pagapang na yung init o sinat nito sa katawan. Dito na kinalabit ni tatay si Lolo Ador. Binuhat ni Lolo itong bunso tapos ay pinasok sa loob. Sumunod sila tatay pero nung saluhin na ni Lola ang kapatid ay bumalik na lamang din sila sa labas ni Tita Mayla. Baka lang daw natunugan o nahamugan sa Tagalog. Masakitin kasi itong si Tita Ason. Tuloy ang inuman. Pero may mga manakanakang pagkakataon na umaalis sa inuman si Lolo Ador. Ultimong si Lolo Mio ay papunta-punta rin sa kwarto kung saan muna pinahiga itong si Tita Ason para magpahinga. Mahigit isang oras pang nandun sila tatay sa labas nang magsimula ng magkagulo. Lumapit si Lola kay Lolo Ador noon. Tinanong siya ni Lolo kung ano ang problema. Sabi ni Lola, si Lolo Mio daw, tsaka si Yael, nagkakagulo. Akala ni Lolo Ador at tatay ay dala lamang ng kalasingan. Hindi pinasama si tatay doon. Yung iba pang kamag-anak ni Lola lumapit na din sa parte ng gulo. Naririnig lamang daw nila tatay na nagsasagutan. Tapos pinapasok sa loob itong kapatid ni Lola. Kasunod sina Lolo Ador at Lolo Mio. Tapos lumabas ulit. Dito na huminto sa pag-inom yung dalawa kong lolo. Tapos pinapasok na rin sila tatay sa loob noon, pinatulog. Balisa na umano sila lolo noon na hindi maiwan-iwan sila tatay sa loob ng kwarto. Nakatulog naman sila pero ang nakapagtataka lang, magliliwanag na sila ng gisingin para umuwi. Hindi madaling araw na gaya ng pinag-usapan. Maayos na din ang bunsong kapatid ni tatay noon. Wala nang lagnat,
Bago tuluyang umalis, nagpaalam sila sa lolo at lola nila. Tapos ay dinaan sila doon sa kapatid ni Lola na iniiwasan nila noon, si Yael. Isa-isa silang hinipan ng Yael na ito sa pusod bago ihatid ng magdadrive sa kanila ng sasakyan pa uwi. Pero ano nga ba ang nangyari sa kaguluhan nung gabing yon? Kwento ni Lolo kay Tatay nung maungkat nila ang nangyaring ito sa mismong kasal ng mga magulang ko. Yun nga daw, pinasok nila si Tita Ason sa kwarto gawa nga ng may sakit ito. Ang bintana ng kwartong yon, though bukas, parang gawa umano sa rehas yung mga kawayan na nakaharang doon. Napapansin na umano nila Lolo noon na pasilip-silip itong Yael sa kwarto kung nasaan si Tita Ason. Nung una, sa pintuan lang ng kwarto, titingin-tingin, aalis, tapos tatalikod. Kasi nga diba, binabalik-balikan din nila Lolo si Tita noon habang nagpapahinga. Tsaka kasi, nung nasa labas pa naman si Tita, dun din nalalagi itong si Yael. Pero magbula nang nasa loob at nagpapahinga nga itong kapatid ni Tatay, bigla namang labas-masok ito dun sa bahay. Kinutuban talaga si Lolo Miu noon. Hindi man bilang iniisip na aswang itong si Yael. Pero baka may pagkamanyak. Yung mga ganun, yung mahilig sa bata. Binantayan ni Lolo Miu ang bawat galaw ng kapatid ni Lola. At nang mapansing nagtagal ito sa huling pagpasok niya sa loob, sa kanya ito sinundan. Nagkataon noon na ang lahat ay halos nasa labas. Noon, wala nang katao-tao sa loob ng bahay maliban dito sa tita ko at dito kay Yael. At nang silipin ni Lolo Miu ang pinto ng kwarto, kitang-kita niya si Yael doon. Nakatalikod sa kanya pero nakaharap sa hinihigaan ni Tita Ason. Malalim umano ang paghinga nito. Pabali-baliko ang leeg, pakanan at pakaliwa. Nanginginig ang buong katawan. Nang sitahin ni Lolo Miu, sir, tila ba naggulat ito? Hindi ito lumingon kay Lolo. Pero ang ginawa nito na siyang saglit na kinatulala ni Lolo Miu. Bumuelo ito. Direktang patalon-talong humakbang palapit sa bintana. At sa maniwala man kayo o sa hindi, ang malarehas na bintana na siguro ay tatlong braso lamang ang magkakasya o isang katawan ng maliit na aso. Napagkasya nung Yael ang katawan niya doon nang walang kahirap-hirap. Doon na nagkagulo. Nung tumakbo si Lolo Miu palabas at umikot sa kung saan bintana ito lumabas, naabutan niya pa itong paakyat sa may bakod. At nang hatakin ni Lolo Miu ang braso nito, para daw siyang humawak ng katawan ng isang mabalbon na tao noon, kahit na dapat ay wala namang kabalbon-balbon itong si Yael. Ang unang rumispondi ay si Lola, tapos sunod-sunod na yon. Nang ikwento ni Lolo Miu ang nakita niya, walang inamin si Lola pero hindi din ito tumanggi. Pinababa niya yung kapatid niya sa bakod at nang makatalon ito at makaapak sa lupa, yung mabalbong braso na hindi binitawan ni Lolo Miu ay bigla na lamang umano na wala ang mga buhok. Yun na yung parte na nagsipuntahan na yung iba at kaya pinapasok sa loob si Yael ay para malawayan o mabawi ang usog na binigay niya kay Tia Ason. Pinagalitan yung kapatid ni Lola na yon. At habang nasa kwarto sila Tatay at pinapatulog ay kinokompronta itong si Yael na mga kapatid niya sa pribadong usapan. Naiwan ang ibang kamag-anakan ng pamilya sa labas, nagiinuman. Nasa labas din ang mga asawa at mga anak. Basta yung sa magulang at sa mga kapatid lang ni Lola ang pribadong nag-usap noon. Hanggang sa makauwi, walang inamin si Lola kila Tatay o kila Lolo. Pero kapag lasing lamang itong si Lolo Miu, saka ito nangangantsaw kay Lola tungkol sa totoong pagkatao ng kapatid niya. Iyon na rin daw po ang kahuli-huli ang beses na nagpakita pa sila Tatay doon sa pamilya. Paminsan-minsan, si Lola lamang ang dumadayo o nagpapakita sa mga ito. Hanggang sa malipat na nga sila Tatay sa malayo-layong lugar. Kahit nung namatay na yung mga magulang ni Lola pati yung ibang kapatid, hindi na rin nagawang umuwi ni Lola kahit na sinabihan pa siya nila Lolo na umuwi.
Para bang umiiwas din siya noon. Ayon kay tatay, malakas ang kutob nila na aswang ang kapatid na yon ni Lola. At tila ba sa pangyayari na yon, naiintindihan nila kung bakit ultimong si Lola. Ayaw na ayaw makisalamuha sa sarili niyang angkan.